Hello mga kaibigan ko, good morning. At ngayon nandito na kami sa Raymond Bus Terminal dito sa Maylegarda. So dito kami sasakay papuntang Pami, Laguna, biyahin pa Infanta, Quezon itong sasakyan namin mga kaibigan. Wala ron, sasakay naman kami papunta na ng aming destination sa Muntot Palos. So kanina, nag-meet kami sa Monumento, mga past 3 a.m. Doon kami nakita-kita sa harap ng Pure Gold. Mula doon mga kaibigan, Monumento hanggang Recto ay gumastos tayo ng pamasahe ng 14 pesos kada isa. Pagdating naman ng Recto, papunta dito sa Legarda mga kaibigan, gumastos tayo ng 9 pesos lang sa lahat ng transpo natin sa ngayon. 14 pesos at 9 pesos pa lang yung nagagastos natin. So dito naman po sa sakayan ng bus mga kaibigan, papuntang Infanta Quezon. Pero bababangalan po kami ng Pami, ang pamasahe po papuntang Pami ay 128 pesos. So yun pa lang po yung nagagastos namin sa ngayon. Ay, mga kasama ko ngayon sa ano namin, way namin papuntang bring it up. Hindi. So yan nga si Kuya Erbin, yan si Kuya Erbin, tsaka si Boss Romel. Yan mga kasama ko ngayon sa trip namin papuntang Guntot Palos Falls. At may mga kasama kami, dalawa pa sana eh, si Aldrin tsaka si John Dave. Shoutout dun sa mga kasama namin na nangiwan sa ere. Lalo na lang kay John Dave, walang kalang pinagbalit kami. Iwan kami pero sige okay lang bro, bawi ka na lang next time. So yun mga kaibigan, abang-abangan nyo lang po, mamaya maya bibiyahe kami. So mga kaibigan, ito yung bus na sasakyan namin. Ordinary lang po. Yan. MRR, blah blah blah, something. Biyahe pa yung Panta. So yan mga kaibigan yung sasakyan namin bus ngayon. Kabababa lang namin ngayon sa bus. So yan yung natatandaan kong landmark, yung malaking red road. Ayan. At ngayon pupunta muna kami sa isa sa mga kilalang pagkain dito sa Pami, yung Tuan tsaka Lumian. So ayan, kakain kami ngayon dito. Ayan yung mga kasama po. So ano, kamusta yung biyahe natin mga, ano, mga tropa? Lamig. Oh, kanina sobrang lamig talaga. Pagamit pala ng antipolo, tanay. So ngayon nahanap tayo may ng ano. Dito tayo may. So, ano. Dito din tayo. Dito may Lumian eh. May Lumian dito. Alam po na kami ng Lumian ah. So stay tuned. It's ready. Malapot-lapot ang aming Lumi. Ang ilalagay lamang yun. Man na.
Lawrence. Hi Lawrence, na-miss ka namin. Okay, good morning mga kaibigan. Nandito na kami ngayon sa Buntot Palos, sa may, hindi pa yung pinaka-falls, pero ito yung jump off. Doon pala kami dinala ni Kuya Tricycle Driver sa jump off na walang guide, walang entrance fee, walang ano ang babayaran, kundi ano lang, sariling sikap lang na akyat. Kaya ito, hindi namin kabisado yung trail, pero dun sa napagtanungan namin, sabi naman isang daan lang to, o straight lang, o dire-diretso lang yung trail naman. Kaya sana di kami maligaw, no? Medyo sa una pa lang matarik na yung daanan, pero sementado naman. And then yung dadaanan namin, feeling ko ito yung tubig na galing doon sa falls. Tingnan nyo. Ha, mabasa. Yan. Ganyan lang. Tingnan, titingnan nyo na sa taas banda. Yan. So, cut muna tayo dahil nakakahingal magsalita habang umakit. Okay. Hello. Okay guys, update. Ulit. So, unlike doon sa unang akit namin sa bundok, no, sa Pamitinan. Dito, walang mga stopover, walang mga station dahil una sa lahat, hindi naman talaga pakain namin dito ay peak o summit, pakain namin dito ay falls. Wala ditong mapagbibilan ng pagkain sa gitna ng pag-hike natin, sigaya dun sa nauna natin inakyat. Ayan, yun oh. So ngayon, andito pa lang kami halos sa paanan ng Buntot Palos Falls. So yun nga mga kaibigan, no, tuloy tayo ulit. Back to the, no, blah blah. So ayun, nakatipid kami kasi wala kaming babayarang tour guide. Nakatipid din kami dahil walang entrance fee. Maganda rin yung pinaghatidan lahat talaga sa amin ni Mano. So ayan, naglalakad-lakad na kami kasama si Boss Romel at si Boss Erbin. Dahil kagabi nga'y umulan, expected na namin dito mga kaibigan na maputik talaga sa dadaanan. Buti na lang itong araw na to, maganda. Buti hindi sumama yung panahon, nakisama yung panahon sa amin sa pag-akyat. Dahil pangit nga naman kapag akyat ka tapos maulan, mahirap yun. Tsaka isa pa, hindi namin ma-enjoy yung pagligo kung maulan. Nagiging kulay putik yung tubig sa falls. Yun yung mga napanood ko sa ibang mga vlog. So ayan nga ulit mga kaibigan, nagbabalik ulit tayo. Update na naman. Ayan. Itong dinadaanan namin ngayon ay parang hinukay siya. Sinadyang hinukay. Parang kalahating tunnel. Mabato pa akyat at the same time mamasa-masa, hindi yung mamasa-masa na iniisip nyo kaya yung ano kaya iban din sa pag-akyat natin dun sa Pamitinan. Wala kaming kasabay dito, una sa lahat dahil napakaaga namin ngayon, ano pa lang mag 8 a.m. pa lang sinimulan na namin tong akyatin, kaya siguro wala din talaga kami kasabayan sa araw na to. Dahil, ano pa lang ba, Friday, may pasok pa yung mga tao sa school at sa work. Yung mga ibang mga lakwatsero, hindi pa makakapag-travel ng mga ganitong may pasok pa. Kaya kami, swerte namin ng mga day off lang at leave. Kaya napaggala kami. Paraparaan talaga yan. Yun mga kaibigan, tatanaw na natin yung ilan sa magandang views dito pag umakyat pala tayo dito sa way papuntang Buntot Palos Falls. So ayan, yan tanaw natin dito mula sa ating kinatatayuan ang Laguna Divide o Laguna Bay. So ayan po, ganda. So ayun nga mga kaibigan, bago kami bumiyahe dito,
prepare kami ng aming uulamin, syempre. Dito namin adobo. Isa sa pinaka-ideal na baon ng isang hiker, traveler, basta yung lakwatsero. Yung pagkain na hindi agad napapanis. Tama ba, Boss Mel? Tama yun, Boss. Yun. Kaya adobo talaga yung pinaka ideal talaga, ano, Boss Romel? Oo, ano yan? Kain Pinoy. Kain Pinoy. Saka, mga ano, isang linggo bago mapanis, kayang-kaya pa rin. Sabi ko lang, no, medyo kakaiba rin tong experience namin dahil yun nga, ulit-ulit na naman ako, mabasa itong daan. Saka parang klinorinan yung tubig. Ayan. Okay, so habang umakit tayo ngayon, magkaroon muna tayo ng interview sa mga kasama natin. Interview muna natin si Kuya Erbin. Karoon tayo ng interview while, ano, akyatin. So Kuya Bin, anong ginawa mo pag-prepare bago tayo umakit dito? Wala lang, kumain, natulog. Natulog ang maaga. Balita ko may binili ka raw, ah. Oo. Okay. Pumili lang ako ng bag, sira na yung bag to. Oo. Parang dati pa yung bag mo, pero ngayon ka lang talaga bumili nung umakyat tayo. Bakit ako bago rin yung shorts mo? Pero lang ba yan? At yata nang dala mo ngayon, boss, ano, bago, ah. Okay, kay Boss Romel naman tayo ngayon. Boss Romel, ano bang mga type mo sa mga babae? Ano? Maliit lang, maliit. Tapos? Mataba. Nagmuli tayo nagbabalik. Excuse me. Sabi nila mga kaibigan, ang Buntot Falos Falls ay tinatawag na Hidden Falls of Laguna. Dahil di umano. Si Kasong. Dahil di umano. Ito ay napagkikitna ng dalawang bundok. Sipin nyo, pag-akit nyo ng bundok, pagbaba kayo. Tapos pagbaba nyo, may bundok ulit. Napagtatabunan sila ng dalawang bundok. So yun nga. So isa siyang hidden wonder. Hidden nature. Hidden Falls dito sa Laguna. Kaya naman, nakaka-intriga talaga at masasabi kang akyatin tong Buntot Falos Falls dahil talaga natatago yung isang ganda ng kalikasan na ito. Kaya, okay, so saan na yung daan? Diretso lang ba? Ito ba? Ito yata. Parang ito yung trail, eh. So, nasa point kami na medyo may nakakalitong daan. Parang crossroads. Nandun. So, pinili namin itong daan na to. Dahil parang ito yung may trail, eh. So, susundan namin ito, mga kaibigan. Lord help us. Huwag kami maligaw. Thank you. Trail na to, susundan lang natin. Pero hindi talaga mahirap pag wala kang guide naman. Talagang didiscoverin mo lang yung daan na kung saan papunta ka sa gusto mong marating. Sana lang talaga hindi kami maligaw, no? So go go lang tayo. Woohoo! So ayun mga kaibigan, sa mga prutas na paborito natin ang meron dito sa way papuntang Buntot Falos Falls, syempre ang santol. Pero dahil tamad kaming magsiakyat at may gustong kumuha ng santol, maputik masyado. Delikado. Ingat kayo dyan. Delikado masyado yung daan. Napakaputik mga kaibigan dahil umulan nga. Oh, ang hirap din. Buti na lang hindi rin umulan talaga. Uy! Ayun, lumubog ako. So, ayan na mga kaibigan, tinan nyo. Lubog, ganyan pa ako.
Kasi dito kay RB na yun, oh. Grabe yung putik dito. Mansin namin kulay maroon yung lupa. Yung puto. Ayan. Ako rin eh. Ganun pa man. Dire-diretso lang tayo. Let's go! So, ngayon guys, di namin alam kung pang ilang meters na kami sa taas ng trail na ito. Pero hopefully naman, no, sana hindi kami naliligaw. So, painga muna kami dahil napagod na kami. Medyo, ano, rest stop muna kami dito sa some part ng trail na malilim. Wasserman! Ika nga ay...